papawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos for dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na dos for dos. Lumobo pa sa bagong record high ang utang ng Pilipinas na umaabot na po ngayon sa halos 14 trilyong piso. What? Na isinisisi po naman sa paghina ng piso at external debt. Sa data na inilabas ng Bureau of Treasury, ang natitirang utang ng national government ay umaabot sa... Magkano? 13.9 trillion pesos. Mm-hmm. Ito raw po ay tumaas ng 0.4% o 54.24 billion mula sa 13.8 trillion na kautangan noong katapusan ng March 2023. Normally, pagka 0.4% lang, sasabihin mo, maliit lang naman pala. Kaya lang ang base 13.8 trillion. Trillion, kaya napakalaki. Kaya laki, grabe. Ito po ay iniugnay ng National Treasury sa pagtaas sa net issuance ng external debt at local currency depreciation laban sa US dollar. Ang malaking bulto ng utang o 68% ng kabuang utang ng bansa ay locally sourced. Yun. Ganun pala, no? Mas maraming... Yung inutang dito lang. Inutang dito. Habang ang natitirang 32%... Ilan? 32% ay utang sa labas ng bansa. Issue ng bayan. Issue ng bayan. Dos! Pagpaitim ang bala, magtago ka na. Dos for dos! Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos for dos! Hahataw ng todo, urado ka. Dos for dos! Ang katotohanan, dala nila. Dos for dos! Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos for dos! Hahataw ng gusto ton, umasa ka. Hi, hi, hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumama sa inyo ang Dos por Dos. Ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo mga text mates, mga text partners? Yung mga katulad kong Puyat, kumusta kayo? Grabe, Puyat? Napuyat kami ng brownout, kumbachero, power interruption. Brownout. Hanggang umalis nga ako kanina, wala pa rin kuryente. Bakit? Hindi raw ba kayo nakabayad? Parang ganun eh. Hindi, yun nga ang inisip ko kagad. Nung nagising ako ng bandang alauna, inising ako ng tumatagaktak na pawis. Walang kuryente. Wala ng kuryente. Walang kuryente. Di lumabas ako, sabi so, ko eh. So, madaling araw na nung mawala. Hindi, lumilitaw. Mga alas 11 pa pala. Alas 11 pa lang. Wala ng kuryente. So, nagising kang naliligo ka sa pawis. Yun nga eh. At least, nakapaligo yun ka. Yun nga ang maganda. Kaya kita mo naman, basape buho ko. Iba ako eh. yun nga, kumbachero, magdamag kang halos hindi ka makakatulog. Hindi ka na makakatulog. Pumunta nga ako doon sa silid ng aking mga anak, si Maria, saka si Clara. Silid. pareho din pinagpupusan, kumbachero. Sa init, ano? Sa init, grabe. Kahit siguro magbukas ka ng bintana. Wala namang hangin ang init pa rin eh. No? Walang kahangin-hangin. Binuksan ko nga yung bintana, kumbachero. Ang system, meron palang ginagawa dyan sa balara.
Yung MRT, may ginagawa siguro para sa MRT 7 station dyan sa may Don Antonio. Okay. Ayun, doon. Naku, laking bahagi so, ng... naapektuhan yung linya ng kuryente. Kaya nga magtatampo ako kung bahay lang namin eh. Uh-huh. Nung nakita ko, pare-pareho naman pala. Pangalan nito? Si Kuya Tito Vlogs. Si Tito Vlogs. Wala din siyang ilaw. Baka naman habang wala kang ilaw, nagbablog pa si Tito Vlogs. Ha? Kung ganun, magsiselos talaga ako. Pero at nagbebenta ng Bitcoin. Ang atin doon, dapat talaga pagka ganyan, ay aggressive ang public information. Ano? Importante po yan. Mga kaibigan natin sa Meralco, total naman ang presidente at ang CEO ngayon ng Meralco, isa na palang lumilingon sa pangalang Manny Pangilinan. Na si Attorney Ray Espinosa. Kinuha na rin. Siya na mismo. Tumirada. Si sabi MVP. Siguro, ako na nga. Ako na nga dyan. Parang na pamilyar sa akin yan. Hinto mo. Ako na. Ako na. Yung kailangan po ay nalalaman ng ating mga, para nakapaghahanda man lang. Halimbawa, nakapag-ipon ka man lang ng kuryente. Diba? O kaya maaga pa akong batsyero ay nabuksan mo na yung mga bintana. Para hindi ka nakapaligo. Ayan, ng pawis mo. Ganun naman, nangyayari naman talaga yung power interruption eh. O kaya naman eh, matulog ka pero naman. Pero mahaba. Mahaba, hanggang ngayon wala eh. Kaya kawawa yung mga pumapasok kong batsyero na magdilat. Wala eh, sanay na talaga tayo sa kuryente. Siguro kung nung unang panahon o kung tayo nakatira pa sa isang lugar na wala pang kuryente, wala sa atin yan. Si RF sa Coron. Noong araw. Ang Coron ngayon, isa na ring maunlad na lugar dahil sa napakagandang lugar na pasyalan. Totoo, kumbachero. Kaya nga hindi man lang ako makapaghanap ng mga balita kanina. Tinitipid ko yung baterya ko eh. Yung baterya ko, hindi ako makapaghanap ng balita. Hindi ka nakapag-charge. Tungkol dito kay Tito Vic and Joey. Oo nga. Wala na pala yun. Totoo pala. Totoo pala yun. Natuluyan pala. Kaya ito. Yung mula apari hanggang hulo. Ngayon wala na kung batsyero. Kung sila ba ay magpo-programa at sa ibang istasyon, magagamit pa nila yung pangalang Itbulaga. Actually, mukhang ang sinasabi daw ng Tape Incorporated ay hindi. Dahil hindi ang pwede. Itbulaga ay ang may-ari ay tape. Yung sabi tape. Naman ni Tito Soto. Hindi sa inyo yan. Sa amin yan eh. Kaya nga Itbulaga yan sa amin yan. Sino nag-coin yan? Si Joey De Leon pala ang umimbento niyang Itbulaga. Ang tanong ngayon yan ba'y naparehistory na? Yun ang tanong. Ayusin mo ang kwelyo mo, kumbachero. Ayusin mo kwelyo. yan ba'y naparehistory nila sa BFAD? Hindi sa BFAD. Saan ba dapat iparehistory yan? Sa BFAR. Yan ba'y naparehistory nila sa ilalim ng na ang pangalang Itbulaga ay para lang kina Tito, Vic, and Joey. Ayan, naku, importante yun. Importante niyan. Kasi baka ngayon, magkabarkada kayo, magkatropa kayo, pagkalipas ng 44 years. 44 years na pala parang hit. Tingnan mo na. Yung palang kaya... Itbulaga, 44 years na. Kaya pala, hindi pa tayo pinapanganak, may Itbulaga na. Sabay ka na. Baka nakikinig si Tito, baka batukan tayo. Totoo yun. Yung mga, kayo po ba na nanonood at nakikinig sa amin ngayon? Hindi ba nyo nakalakhan ng Itbulaga? Talaga. Yung mga showtime na yan at iba pang mga noontime show, dito na lang sa latter part ng buhay natin yan. Pero nung araw, Itbulaga lang yan. Kaya nga, akala ko nun ang Pilipinas, mula apari hanggang hulo lang. Dahil sa Itbulaga. Kaya, hindi nakasama yung Batanes, tsaka yung Tawi-Tawi. Hindi kasama. Pero ang importante doon, mayroong 1,000 saya yan eh. 1,000 isang tuwa yan eh. Kaya nga. Itbulaga. Kaya nga, sana naman ay
Merong bagong tahanan na Tito Sen, tumatawag kami Tito Sen, sagot mo nga lang yan telepono mo. At tumigil ka muna sa pag-golf mo. Pag-golf mo o pag-exercise mo diyan. Ayan, no, maghuntahan tayo. Balitaan mo kami. Yan po ay ilan lang sa mga balitang sinusubaybayan natin ngayon, but of course, napakalaking usapin pa rin ng Maharlika Investment Fund na nasundan pa ngayon ng kung magkano pagkakautang na. Magkano daw? 13.9 trillion pesos. Sasabihin siguro nung iba, aba, ang laki pala ng utang natin, tapos mag-i-invest tayo. Hindi kaya magmukha tayong mga manunuba niyan. Ang laki niyo pala, ang dami niyo pa lang pera. Ayaw niyo ipambayad. Ipambayad niyo sa utang. Pero yun po ang yun po ang style mga magulang at mga mahalaga. Yun po ang style ng mga entrepreneurs, ng mga big businesses, mga negosyante na ang ginagamit nilang pera sa kanilang negosyo ay pera ng bangko. Ibig sabihin, inutang nila. Yes. Ang tawag nila dyan, kumbachero, ay use OPM. Use OPM. Ano yun? Ano yung use OPM? Hindi yung original Filipino music. Baka kanta ni Moira yan, ha? Kumusta na si Jason? Sa Asilo Litugo. At sino ba talaga ang nagko-compose ng kanyang mga awitin? Alam mo, ngayon, nagkaroon tuloy ng very, alam mo, si Lolitugo, ha? Nakilala lang natin yan sa Baril. Si Lolito Go. Pero, nakulong yan eh. Nakulong. Ang humuli niya, sila Maganto. Tama ba yan? Iba yon, iba pala yon. Rolito si daw yon, Rolito Go. Itong Lolito Go ay katropa nila. Sumusulat pala ng kompositor din pala to, kumbachero. At siya pala ang sumulat ng mga patok na kanta ni Moira. Yung pala, pero nakapangalan kay Moira. Dapat nakapatent yon. Ayun na nga. Which brings... Mabalik na naman doon sa patent. Sa patent. Kaya itong 2x2, para lang na magkaintindihan tayo. Bakit sasabihin siguro na iba? Kayo pala. Bakit nyo nadala sa DZRH ang 2x2? Ayusin mo kwelyo mo, kumbachero. Yun nga po. At dahil po dyan, yun, patuloy nating nagagamit ang titulong 2x2. Kaya kung ako sa Tito Vic and Joey, baka pwedeng habulin nyo pa yan. Labanan nyo pa yan. Kasi inyo yan eh. Itbulaga eh. Nairehistro ba yan ang Tape Incorporated sa pangalan nila? At para sabihin nilang kanila yan. Hindi ganun. Asa na nga tayo? Ba't ba natin sabi? Yung investment fund. Investment fund. Yung binabanggit po natin mga yung OPM, use OPM, ang sabi nila, use other people's money. Ayun, tinan mo na. Kung kahit may pera ka pa, gamitin mo yung, i-safety mo yung pera mo, at kung kaya mong magnegosyo na ginagamit mo yung pera ng iba't kaya mo yung mapalago, magaling ka. Meron ngang ibang kumpanya, kumbachero, halimbawa, na kumuha ng mga supplier. Halimbawa, mga construction materials. Yes. May pambayad na sila, nagawa na yung building, may pambayad na sila doon sa mga suppliers nila, hindi pa rin binabayaran. Hindi pa rin binabayaran. Miguel, mga manunuba yan. Babayaran din naman. Babayaran din. Pero hindi mo na binabayaran. Yun. Maaring yung pera nila, pinapatubuan nila, yun, inilalagay sa investment fund. Yun ang sinasabi natin. Yan po ang kahulugan ng Maharlika Investment Fund. Kahit may pera ka pa, gamitin mo yung pera ng iba. At para palaguin yung pera ngayon, kikita ka doon. Yun ang sinasabi natin. Tingnan mo na ngayon kung sino pa yung mga malalaking kumpanya. Sila napakatagal na magbayad ng, sa kanilang mga supplier. Napapansin nyo siguro yun, mga kababayan. Kalaki-laki ng kumpanya nito, ba't hindi ako babayaran? Buti pa yung isang nagpagawa sa akin at bayad agad. Bayad ka agad. Yun po yun, mga kababayan. Sapagkat mayroon po silang iniintay na time frame, may sinusundan silang timetable para hugutin yung pera nila, halimbawa sa investment nila, sapagkat doon iniintay nila yung malaking kita ng kanilang pera. Pwede rin kasing yung halimbawa yung pambayad na yun, i-time deposit muna nila. Hindi ba? Ganun ang daming ganyan. So hindi na kanila yung pera, pambayad na nila doon sa supplier, pero pinagkakakitaan pa nila yung pera. Galing. Alam nyo na, ha? Alam nyo na gagawin. Nyo, ha? Alam na this, ha? Sa susunod, magtatanong lang kayo. Pwede ho kayong tumawag sa 0995. Jerry Pa at Anthony Taberna sa 2x2.
2x2 sa DZRH. Ay, tinan-tingnan nyo nga yung mga anak ninyo. May pag-aaral po na lumitaw na mas madaldal daw yung mga batang lalaki kesa sa mga babae. Ha? Akala ko ba yung mga babae madadaldal? Oo nga. Oo, may pag-aaral. Ngayon ba? Dumadami na ba ang mas madaldal na lalaki ngayon? Merong isang pag-aaral kong bachero na inilalako. Mga bata yan, ha? Mga bata ito. Yung inilala ko kasi maedad na, pero madaldal talaga na lalaki. Lalaki. Oo. Ito, bata pa hanggang sa lumaki, madaldal. Uh-huh. Ito po ang finding sa Washington, ipinablis po ng iScience, mm-hmm, na lumilitaw kong bachero na taliwas. Taliwas daw po sa common belief that females hold a language advantage over males early on in life. Ang mga kababaihan ay mas magaling magsalita kaysa mga kalalakihan. Taliwas sa paniniwala. Mas madaldal daw po ang mga lalaki. Marami sinasabi. Pati daw po yung author ng study na to, nagitla. Abo, tinan mo. Sino ba yung author niyan? Ito nga, iScience kong bachero. Sabi daw po ni Dr. Kimbro Oller ng University of Memphis, Tennessee, ay ganito. Ha? Ganun po ang kanyang pahayag. What? Wala bang gano? yan po. Oras po natin. So, mas madadaldal na ngayon ang mga lalaki. Nagulat ako doon. Pati sila nagulat. 6:15 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Ang makatotohanan, balitang maaasahan, ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas, hanggang kaming Dalawan, basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita, ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem, Anthony Taberna at Jerry Baja, ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ngayon po ay Huwebes. Tama ka, Kuya Apple Pancho, hindi ka nagkakamali. Huwebes pa lang. Huwebes. Araw-araw lang talaga, Friday sa amin ni Kumbachero. Kala daw niya, na-miss niya yung meeting niya. Thursday, unang araw sa buwan ng Hunyo 2023. Sa ulo ng ating mga ACS Balita. Unang araw ng Hunyo, sinalubong ng big time rollback sa LPG. Pangamba ng publiko sa Maharlika Investment Fund, pinawi ng Senado. Congressman Arnie Teves, muling sinuspindi ng Kamara ng 60 araw. Pangulong Bongbong Marcos may mensahe sa kaarawan ni Vice President Sara. Babae nahulog sa 14th floor ng kondo sa Maynila. Patay! At misis at kalaguyo nito, sinaksak ng mister ng mahuling magkatabing natutulog sa kanilang bahay sa Leyte. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita! 6:21 ang oras ngayon. Good news sa mga consumer na meron po tayong big-time rollback sa liquefied petroleum gas simula ngayong araw. Inanunsyo na ng ilang kumpanya na langisang higit 6 pisong rollback sa kada kilo ng kanyang LPG, habang may tapyas presyo din na 3 pesos and 47 centavos sa kada litro ng auto LPG ng Petron at Phoenix. Ito'y bunga ng pagbaba ng contract price ng LPG sa pandaigdigang pamilihan ngayong buwan. Pinawi ni Senate President Mick Zubiri ang pangamba ng mga mamamayan na maabuso at makorap lang ang itatatag na Maharlika Investment Fund dahil ilalagay daw po nila ang lahat ng safeguards na maaaring maisama sa naturang panukalang batas. Hindi na dumaan sa ratifikasyon ng Senado ang MIF bill dahil inadapt na ng Kamara sa Bicameral Conference Committee meeting ang inaprobahan nilang third reading version.
Ayun, so ang nangyari, may version nito ang kamara, mayroong inaprobahang version ng Senado. Para mabilis, ang ginawa ng lower house, inadapt na lang yung Senate version. So makatwid, ang Senado ay ampon. Ampon. Adapted. 6:22 ang oras ngayon. Naimbag gabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Muling sinuspindi ng kamara ng 2 buwan, 60 araw at tinanggalan pa ng committee memberships si Negros Oriental Congressman Arnie Teves dahil sa patuloy na pag-absent nito sa trabaho. Mm-hmm. Inaprobahan ng 285 na kongresista ang rekomendasyon ng Ethics Committee at idiniin na nakokompromiso ang integridad ng kamara sa disorderly behavior ni Teves. Kahit na gustong umattend ni Kong Teves ng session online. Ayaw siyang payagan. We need you here. You're one body. Alas 6:22 ang ating oras. Mahupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Hindi nalimutan ni Pangulong Bongbong Marcos na batiin ang kanyang BFF, ang kanyang best friend forever, yun, na si Vice President Sara Duterte sa kanyang 45th kaarawan kahapon. Mm-mm. Bahagi ng kanyang birthday message kay VP Sara sa salitang Bisaya ay huwag pansinin ang tambaloslos. Mm-mm. Inday Sara, happy birthday. Magpahalipay usa diha. Pahuway sa kadali sa imong trabaho. Tagaay usa ug gamay nga oras ang imong kaugalingon. Ug palihog ayaw nagtagda ang mga tambaluslos diha. Happy birthday. Alam mo naman. Bisaya rin pala. Dahil no? Ang nanay niya Bisaya. Eh, si, di ba waray-waray? First Lady Imelda Marcos. Yes. Wag daw pansinin ang mga tambaluslos. Patay ang isang 51-anyos na babae matapos mahulog sa 14th floor ng condominium sa Taft Avenue, Maynila. Ayon sa Manila Police, nakarinig ng malakas na kalabog ang isang gwardiya sa harap ng gusali pasado alas 9 ng umaga. Hindi na pinangalanan ng babae na nakasuot ng yellowish brown na damit at maong na pantalon. Ano kaya ito? Hinihulog kaya ito? O tinulak ba yan? O natapilok lang? O nadulas? Ang taas, ano? Ilan? Ilang 14th floor, kumbachero. Wow. Hindi ka bubuhayin. Talaga? Ay, nako. Samantala, mula naman sa Leyte, arestadong isang 44-anyos na lalaki matapos pagsasaksakin ang sariling asawa at ang umano'y kalaguyo nito. Yun. Kinilala ang suspect na si Gaudencio na nanahuli niyang magkatabing natutulog ang kanyang asawa at ang kalaguyo nito sa bahay ng kanyang biyanan sa Leyte. Mm-hmm. Ibig sabihin ay sa bahay ng babae. Babae, Bagamat sugatan ay nakatakbo naman ang mga biktima at nadala sa ospital. 6:25 ang oras ngayon. Antabayanan po ang update natin sa naalala nyo yung 15 anyos na idol si Jeffrey Dahmer na pinaslang yung kanyang sariling pamangkin at Isinilid sa washing machine. Antabayanan po ang report ni RH27 Nojikaka. Sandali po lamang, oras po natin, 6:25 ng umaga. ACS Balita. Ang 2x2 tandem, Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Nakibalita tayo sa kaso ng 15 years old na pumatay ng sariling pamangkin sa Las Piñas City at naroon si RH27 Noche Cacas. Coming Noche! Dito tayo ngayon sa isang bahay na rock na ang pamilya Bondero dito sa may Calamansi Street, Barangay CAA, lungsod ng Las Piñas. Ang pinaka-update dito ka, Jen, sa ito yung nakremit na kahapon yung 4 years old na batang at nakatagdang dalhin sa kolumbaryum dito rin sa Las Piñas sa araw naman ng Linggo. At katabi ko ngayon yung lolo na si Jerry Mondero. Sir, dahi po tayo sa Dos Por Dos with Ka Jerry at sa atin ni Anthony Taberna sa VCRH. Malako. Ganda umaga po. Nakikiramay po kami. Lolo po kayo nung... Seka, magtsuhin. So, ang apoy po ninyo ay yung namatay? Apo yung biktima. Yung biktima? Opo.
Ay, nakikiramay po kami sa pangyayari. Sa talagang napakalungkot na pangyayari na yan. Kumusta po ang pamilya? Paano po tinatanggap ng pamilya itong pangyayaring ito na parang magtsuhin yun, eh, no, kumpatsero? Yes. Yung 15-year-old ay pamangkin niya, yung 4-year-old niya kanyang pinatay at isinilid sa washing machine. Paano po tinatanggap ito ng inyong yung pangyayari ng inyong pamilya? Bigat, talagang mahirap. Bigat yun, no? Lahat talaga sa amin ito. Hindi lang yung sa pamilya na ito. Kasi, halos wala naman. Magkakamilya pa rin yung mga kami. Oo. Kami magpakatasal para tanggapin. Tanggapin. Punawaan yung bawat isa. Tingnan maigay yung sitwasyon kung paano maaayos yung uli yung pamilya makarecover uli. Yung sate, siguro medyo sagal-sagal yun. Pero pagtutulong-tulungan namin yun. Opo, tama po kayo doon. Yung po bang, tatay, yung po bang 15 years old ay anak din ng... Pakipaliwanag nyo nga po kung paano siya naging pamangkin. Opo. Pamangkin po siya. Yung nanay niya po, kapatid ko. Okay, pamangkin niyo po siya. Yung nanay niya ay kapatid niyo. Kapatid ko, kapatid ng babae. Oo. Tapos yung nanay nung paslit ay anak niyo. Yung nanay po nung biktima. Apo, tama po. Uh-huh. Anak niyo po 'yon. Opo. Okay, so kayo pala yung diretsong chuhin nung bata, no? Nung 15 years old. Eh, ano po bang, kayo nga po mag-describe kung anong uring bata ba itong pamangkin ninyo? Eh, ano naman niya, lagi lang nasa bahay. Tapos puro lang, computer. So, laro lang dati yan eh. Ito na, nag-ipapos sila ron, medyo... Na-blame na kami ron sa ano sila nalang nakakaalam doon. Pero ayon doon sa kanyang mga close friend, mga kakilala, yun na, meron pagbabago na sa kanya. Sa mga paborito na lang, panakorin, yung mga nakakatakot na, no? Sila, Jeffrey Dahmer, yung mga kanyang pinigulo. Lagi nang, hanggang sa kanyang account, yun ang kanyang mga ginagamit. Mga pinopost, mga file picture. Yung kanyang. Sa tapos may nakakarap niya, ipapractice niya siya sa pagpatay niya sa mga hayop. Ganun? Meron po siyang pinapatay na mga hayop? Masisiw. Yun ang parating nga sa amin. Base doon sa kwento. Nakakakilala sa nakakasama niya. Pero yun ho, yung nag-aaral pa rin yung 15 anyos na yun. Bakit nag-aaral po yun? Kumusta ho, anong reaksyon ng iba pang miyembro ng pamilya do sa ginawa nung 15 anyos? Nagalit na galit do ba sila o gaya ng inyong binabanggit kanina, inuunawa at naaawa rin do sa 15 anyos? Yung unang araw ko, talaga sobra. Hindi kayang patawarin yung ganung karumal-dumal na kasi nung una kasi ang sabi nila Presidente na nahulog sa hagdanan, tapos sa pagkataranta, nilagay sa hagdanan. Ganun ko kasi, paano ang aksidente? Kung aksidente ito, dapat lumabas ka, tumingin ka ng tulo. Tama. Nahulog sa hagdan, inakyat mo ulit, nilagay mo sa washing machine. Opo, opo. Kumbaga, umpisa pa lang, pagdududahan mo na yung kwento. Oo. Opo. Teka, may binabanggit. Opo. Ang una pong nagkwento ng ganyan ay yung nanay niya, no? Opo. Bakit? Yun daw po ba yung sinabi ng anak niya? Opo, yun daw yung sinabi. Oo. So, noong una ay gumagawa pa ng kwento para makaligtas siya sa kaso, ano? Sa ulit-ulit yung tinatanong yung bata, yun talaga paulit-ulit yung sinasabi niya. Mm-mm.
Pero kaya, kailan lang po niya, kailan lang po niya inamin sa inyo? At paano po niya inamin sa inyo? Noong nag-inquest na siya. Ayun. Ah, may mga nakuha kami mga ebidensya. May ano, pagkabuting loob na vendor po nung cheese nila. Nang group chat, opo. Kasi yun niya sinesend yung kanyang ginagawang torture sa bata. Wala yun. Ng mga ano sa GC. Oh, paano si paano raw yung torture ang ginagawa? Talagang nako, gusto ko. Ilulunod niya yung bata di sa aras. Mm-hmm. Talagang ano. Tapos sinasaktan niya talaga. Ganong kaugnay niya talaga. Grabe, sobra. Grabe pala. Alam, di ko malaman kung ano, paano ako sigaw nung makita ko yun. Kasi may, parang may mali, nakakita ko yung bata. Nasa ano, bloated. Mm-hmm. No po. Tapos, hirap na hanguin. Nag-bloated na, lumaki na. Nasa ano, hindi ako nakukunteto, parang nakukulakan ako dito sa report. Kwento. Ano yun, basta, pake-technical tayo. Pero, may nakakal ng makulangan. Ang taming nagkakaroon lang ng bloat, kaya na, yung mga taong nalunod. Mm-hmm. So talagang so yun po pala tatay ay isinyer niya sa group chat nila. Eh sino-sino po yung mga nandun sa group chat na yon? Ayun po dapat registration ng mga kapulsa natin. Oo, baka kasi may grupo na sila na pare-pareho sila ng mindset o ng isipan. Mari po, mare, yun nga po yung lang natin na may nagawa silang unang krimen. Hindi lang siguro. O baka para maagapan. Makikita dun sa kanilang conversation sa oh. Pero sa investigasyon, no, sa initial police report, eh, parang may tama daw ho ng palo sa ulo yung bata. Yun lang po yung head injury. Mm-hmm. At tapos sa may alinang skull. Mm-hmm. Eh parang ako, hindi ako na yung kontento, yung konsulbado doon sa kanilang ginawang nag-autopsy. So hanggang nga po yung nag-tenta kung paano niya tinotoksin yung bata, doon nakita na nilulunod niya. Nilulunod. Mm-hmm. May katunayan, yung aking hinala. Nari nga yung ginubigan yung bata. May mga binabanggit hong pinipicturan pa niya. At totoo ho ba yun na pinicturan pa niya at binidyo niya? Ganun po talaga. May picture ho? May mga picture? Oo. Yung pinatorture niya. Video? May video po? Paano o picture lang? Hindi po. Kung po. May video po ba? Video? Screenshot na lang po. Inisadala sa amin. Screenshot na lang. Screenshot. So kung po talaga. Binidyo niya talaga. Dinocument niya sa pamamagitan ng video. Yung ginawa niya. At ano sabi niya? Nagmamakaawa yung bata? Opo. Ay, nako. Grabe po pala talaga yung pangyayari. Eh ngayon po ay 15 anyos lang siya at kinasuhan na po pala ng murder ng pulisya. Ano po ang plano niyo po dito? Hindi ko alam kung anong how to move on, ano, kung paano kayo mag-move forward mula dito eh. Mahirap pumakbang. Ang hirap talaga. Pero syempre para sa kagalingan, sa kaayo, yung pamilya, kapit dito sa mga talaga. Kaya, ilang kami, kami nga na ay kami ng isang counseling na yung buong pamilya, yung pamilya ng nakagawa ng crime, at pamilya ng biktima. Kasi, isang pamilya na lang, magkakadugo pa rin eh. Yes, totoo. Nasa compound lang ho ba kayo? Compound ho ba yan, Natay? Sila po kasi nasa labas. Aha. Yung pinangyarihan ng ano, yun mismo yung bahay nung 15 anyos. Papa. Yung bata ay inihabilin lang doon sa bahay nila. Di po nakita po. Walking distance lang naman. Walking distance lang. Nag-ano lang talaga. Kumusta ho yung mga magulang? Kumusta po yung mga magulang nung biktima at saka mga magulang nung 15 anyos? Ngayon, kumusta sila ngayon?
yung sabihin ko, ma'am, ito, wala pa sa ano. Hindi pa ma... Siyempre. Mahirap pa. Wala, hindi makausap na maayos. Anyway, tatay, kami po ay... muli, nakikiramay po at hindi po pangkaraniwan itong pinagdadaanan ng pamilya ninyo. Salamat po sa pagpapaunlak niyo sa amin pong interview na to. Thank you po. Salamat. Salamat po. Yan, Kajari at Kato Jing, ito dito sa loob ng bahay ni Kajari. Nairamdam pa rin yung lungkot. So mula dito sa may barangay CA, lungsod ng Las Piñas, mula sa unang sa Pilipinas, DCRH, ako sinod siya kasutuloy sa pagbabalita at tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, RH27, Noche Cacas. ACS Balita. Magbabalik po kami. This time, walang balitang makakaligtas. Walang balitang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. Maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw ngayon, kumbachero? Aba, today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent! May triple stain formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitman siya, kaya easy-easy ang labada. Kaya mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Nakikita po ng Bangko Sentral ng Pilipinas na babagal sa 5.8 hanggang 6.6% ang inflation sa bansa nitong Mayo. Sinabi ng BSP na bunsod ito ng pagbaba ng presyo ng kuryente, isda, poultry products at panggatong. Ipiniliwanag naman ng Central Bank na dahil sa mataas na presyo ng bigas at gulay, kaya hindi pa lubos na bababa ang inflation. Samantala, may hinala si Justice Secretary Boying Remulla na si Marvin Miranda, isa sa umano'y mastermind sa Digamo Killing, ang direktor sa pagbaliktad ng 10 suspect witness. Yan. 10 na pala. 10 na. 10 na itong... Dati, 8 lang yan eh. So lahat na. Uh-uh. Lahat na ng mga suspects ay nagsiatrasa na. Ayon po kay Secretary Remulla, pumapel na naman si Miranda bilang co-mastermind sa krimen at pinakambyo sa pagtestigo ang mga suspect. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baja. ACS Balita. 6:46 ang ating oras. Ano ba ang update sa kaso ni Congressman Erwin Tulfo? Aba, abangan po nyo. Makakausap po natin ang COMELEC. Sandali po lamang. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Kausapin natin, kumbachero, si Attorney John Rex Saloldianco, ang tagapagsalita ng COMELEC. Attorney, magandang morning. Magandang morning. Saka si Ka Jerry. Attorney. Magandang umaga po, Ka Tunin, Ka Jerry, at sa lahat ng taga-subaybay ng 2x2 sa DTRH po, sa buong mundo. Good morning po. Thank you so much po sa pagtanggap niyo sa tawag namin. Unang-una po, ano po ba talaga ang status nito pong disqualification case ni Erwin Tulfo? Alam namin na nag-decision na po yung second division. Pero nag-file ng motion for reconsideration si Attorney Moises Tolentino, yung petitioner. Ang naging desisyon, may kinalaman lang sa jurisdiction. Sa jurisdiction. Ano po ngayon ang gagawin ng COMELEC? Papansinin nyo pa po ba yung motion for reconsideration na yun? Ngayon nag-o-taking na po si Ginoong Erwin Tulfo? Opo, tuloy-tuloy po ito, no? Katunin, Kajeri. At in fact nga po, yung second division, in-elevate na po nila sa Commission and Bank noong May 30 ang motion for reconsideration po. Okay, so ang may tangan na po ngayon nung kaso ay ang and bank. Tama po, Katunin. Opo. Teka muna, akala ko ho ba ang naging decision ng second division wala na sa jurisdiction niya ng COMELEC? Tama po kayo, pero ayon po kasi sa rules of procedure po ng COMELEC,
meron pong 5 araw para i-appela po via motion for reconsideration yung desisyon po ng isang division. Mm-hmm. At ito nga po yung naganap po noong May 29 nakapag-file po ng MR si Attorney Tolentino, at noong May 30 po may order na po ang COMELEC 2nd Division na iakyat na po sa NBank yung MR mo nga po. Ayun. So yung buong COMELEC na kumbatsyero ngayon ang mahawak ng kaso. Pero yun nga po yung tanong ko. Habang okay, nakasunod pala si Attorney Tolentino doon sa 5 days na itinatakda para maghain siya ng motion for reconsideration. Pero kahit na hindi pa tapos yung 5 days na yon, andito na po si Congressman Erwin Tulfo at nanumpa na po siya. Meron po bang lumabag sa batas o regulasyon ng COMELEC sa pangyayaring ito? Gaya nga po ng nabanggit ni Chairman Garcia nung nakailang ulit po noong araw-araw, sabi po namin talaga po merong absolute at exclusive jurisdiction po ang ating House of Representatives when it comes to their members po. Mm-hmm. So nasa kanila pong poderya kung gusto nilang panumpain yung isang tinuturing nila magiging miyembro po nila. Nasa kanila rin po kung gusto nilang paupuin. Pero ang sinasabi nga po namin, ang ating COMELEC rules of procedure, tuloy-tuloy pa rin po yung kaso. At kami naman po ay naniniwala po na magkakaisa po ang House of Representatives at ang COMELEC kapag ka na-resolve na po itong kasong ito. So kahit na ho may naka-pending pa sa COMELEC and bank, ay pwede na rin magtrabaho si Erwin Tulfo bilang party list representative. Wala po kasing kapangyarihan ng COMELEC para pigilan po ang House of Representatives sa mga kailangan nilang gawin patungkol sa kanilang mga miyembro, no? Hindi po namin sila takop. Ang sa amin lamang po, ang isang kaso ay tuloy-tuloy na dinidinig base po sa rules of procedure po namin. At anuman po ang maging resulta ng pagdinig ng kasong ito, ito po ay itatransmit namin sa House of Representatives para po kanilang magiging aksyon po dito. So ganun ang magiging proseso. So from Second Division na nagsabing walang jurisdiction, pagdating sa Unbank, ang tatalakayin nyo pa rin ay issue ng jurisdiction, attorney? Tama po, ang nasa saad po dun sa MR ni Attorney Tolentino, una yung jurisdiction, pangalawa po yung disqualifications po ay nirace niya ulit. Opo. Ayun, opo. Okay. Ang susunod na tanong po natin, Dian, nakarating na po ba sa inyo ang inihain ni Attorney Moises Tolentino? Sherwin, nakita mo ba yung sakwan? Naghain si Attorney Moises Tolentino ng motion para po i-contempt ito pong si Erwin Tulfo. Okay, wala pa po kaming natatanggap mula sa aming clerk of the commission, pero makakaasa po kayo once na na-file po niya, kami po kaagad ay makakatanggap ng kopya po, Katunyeng Kateri. Yun po ba pwede niyong aksyonan pending resolution of the main case? Ganun naman po lahat po. Pag isang motion po ay in-elevate po sa isang division o sa isang commission and bank, kailangan po aksyonan, kailangan pong desisyonan po ito. Opo. Okay, siguro mas, para mas maintindihan, kayo po naman na isang abogado, ang party list nominee po ba ay kailangan pang iproklama ng COMELEC? Ang sinasabi nga po ng ating desisyon, ng Second Division, ay dapat ay automatic na po dahil mula po sa umpisa, nasa ika-apat na nominee na po kagad ito si Mr. Erwin Tulfo. Kaya po nung nabakante po yung ikatlong posisyon, automatic din po dapat na sana siya umakyat. Kasi po ang pinoproklama po talaga dito sa ating party list system of representation ay yung mismong yung party grupo list. Kaya nga po naproclaim po yung ACT-CIS nung May 26 pa po. At dahil nga po dito, yun yung naging dahilan bakit sinabi ng Second Division na wala na pong jurisdiction. Dahil dapat po, bago maproklama, dapat po ay na-file na yung petition for disqualification. Opo. Precisely my point po, attorney. Kung hindi naman na pala kayo kailangan, ba't pumunta pa ho dyan ang Kongreso? Sumulat pa po ang Kongreso sa pamamagitan po ni Secretary General Reginald Velasco sa inyo noong February 22. At nanghihingi sa inyo, eto po, babasahin ko ha. In view of the foregoing, yung last February 22, 2023, nareceive po ito ng opisina ni Chairman George Garcia. May we request that a resolution be issued by the Commission on Elections proclaiming the nominee next in line. So kailangan po ng resolution ng proklamasyon.
Tama po ba yun, attorney? Hindi naman po sa ganun, ano? Ang ginagawa po kasi ng COMELEC kapag ang isang party list ay proclaim na, ay nag-certify po sino-sino yung mga nominees po nito. At sa pagkakataon nga po na nagkakaroon ng vacancy sa isang party list, ang ginagawa po ng COMELEC sa pamamagitan ng aming law department ay nag-iisip po who is the next in line, sino yung susunod na nominee, at ina-attach po namin dito yung kanilang certificate of nomination kasama na rin yung certificate of acceptance. So, hindi naman po necessary na kailangan i-proclaim muli, ngunit kailangan po ng certification po talaga kung sino yung kasunod na nominee na uupo. Ito po, ito po yung terminong ginamit ni Secretary General. That tama a resolution be issued by the COMELEC proclaiming the nominee next in line. Tama po kayo. Kaya nga po meron pong isang tugon po. And ito po, ano, hindi naman po direktang tugon dyan, pero nag-issue po ang COMELEC through our executive director noong May 31. At ito po'y naka-address kay Secretary General Velasco na sinasabi nga po na binanggit yung kanyang letters noong February 22 to chairman. Ito po yung aming tugon na yung nga po ang susunod na nominee ay si Mr. Erwin Tulpo base sa records ng Law Department. Inattach po dito yung certificate of nomination at yung certificate of acceptance po. So ito po yung mga naging tugon po patungkol sa letters po na ito. But that is after your the decision of the second division. Anyway, thank you so much. May pahabol lang ako isa, attorney. Paano kung may question sa qualification ng isang nominee? Kailan ho ba 'yon? Patulad dito, nagpalit ng uupo a year na after kalahating taon, almost months after the election, so after na ma-proclaim yung party list. Paano ho kung ang question ay dun sa nominee, attorney? Kailangan sa qualifications. Opo. Kaya nga po ang nangyayari po dito, Katuning Kajeri, no? Meron po nire-require na publication ang lahat ng party list. Mm-hmm. So para po malaman na ng buong bayan sino-sino yung kanilang nominates and notice the whole world po para yung gusto pong mag-file ng petition for disqualification under Resolution 1966 ay pwede na po kagad mag-file bago pa man maiproklama. Opo. Ayun, bago maiproklama. E paano ho kapag naiproklama na, tapos tsaka lang nakita yung problema sa qualifications na isang nominee? Mayroong paraan naman po, Kajeri, no? Ito po ay pwedeng mag-file. Kung salimbawa po, membro ng House of Representatives, pwede pong mag-file ng co-warranto proceedings po. Pero ang pagpapaila na po, hindi na po COMELEC. Ito po ay sa House of Representatives Electoral Tribunal. Sa HREP na po. Okay. Thank you, attorney. Marami, gusto pa namin magtanong sa inyo ng marami dahil sa naguluhan ako. Pasensya na kayo, attorney. Hindi po ako naliwanagan ngayon. Naguluhan po ako sa mga usapan natin. Kaya lang, wala na kami oras. Bye! Thank you, attorney. Thank you po. Bye-bye. Si attorney John Rex Laudianco, ang tagapagsalita po ng Commission on Elections. Shit, patawarin muna ako. Go! 4, 8! Champion Supra Power na mura siya! Tanggal pa! Ang takot sa dalawang to! Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, Dos por Dos! Dos por Dos! Let's move in the game, get it on! Sabi ni Mr. Arnold, mahirap po talaga ipaliwanag ni attorney ang malabo po. Medyo trabaho naman kasi ni attorney na protektahan ang komisyon ang COMELEC. Sa totoo lang, hindi po natin siya dapat na awayin doon. Tama naman yung kunin niya yung stand ng COMELEC, no? Saka paano nga kung ganun ang nagiging proseso ng COMELEC, ano? Ang ganda nung kanito, kumbachero, ang gandang case study nito kung tutuusin. Para hindi lang kay Congressman Erwin Tulfo, tawagin na po natin siyang congressman dahil nag-o-taking na siya. Tsaka doon sa punto nga ni Attorney Moises Tolentino na walang question sa hangarin ng isang tao na maglingkod bilang isang opisyal ng pamahalaan. Pero siyempre, kailangan sumunod pa rin. Tama siya, sumunod pa rin tayo sa proseso ng batas. At dapat, tulad dito, kung kwalipikado ka talagang maging senador o maging kongresista o maging gobernador, sige,
Pero kung may question sa iyong qualifications, eh dapat ma-address muna yon. Hindi kasi po pwedeng sabihin, hindi, magaling naman eh. Gustong tumulong. Ang puso ay bukal sa pagtulong sa mga mamamayan. Wala po tayong, ako personally, wala akong makitang mali sa ganung klase ng hangarin kung bachero. Kaya lang, pagka po ipinuwersa ang ganitong uri ng mga ng yung ban ultimo batas lalabagin mo ito specific po ito wag na tayong magpaligoy-ligoy pa ito pong si Congressman Erwin Tulfo mga kababayan ay nag-renew ng kanyang US passport nag-renew po niya siya ng US passport ayon po sa US Embassy noong pong August 6, 2021. August 6, 2021. Nag-renew po siya ng US passport. Ibig sabihin, Amerikano pa po siya. Kasi nag-renew siya. Hindi naman niya na, hindi man siya niloko ng kusino na o hindi ka Amerikano o kaya pikiin natin to. Hindi, ni-renew niya. Sino ba nagre-renew ng passport? Ikaw mismo. Ikaw mismo. Ikaw ang kukuhanan ng picture, ng biometrics, etc. Ikaw ang magre-renew ng passport. Tapos po October 1, same year, ibig sabihin wala pang dalawang buwan, ang ACCIS ay nag-file ng Certificate of Candidacy. At nakalagay po doon yung pangalan ng isa sa mga nominees nila, si Congressman Erwin Tulfo. Ibig sabihin, nung pong siya ay nag-file ng Certificate of Candidacy, siya po ay US passport holder. Ewan ko kung gaano ka ayoko nang mag-expound doon, mag-explain. Ano ba ang kahulugan noon? At pag nalaman ng COMELEC months after the elections na mai-proclaim, ang sasabihin ng COMELEC, ay hindi na sa amin hindi 'yan. Hindi na amin 'yan eh. Hindi na amin 'yan. So ibig sabihin ang COMELEC ay walang sariling pag-check sa mga qualifications ng nominees. Sasabihin lang ba nila, hindi ministerial lang sa amin tatanggapin lang. Ganun na lang ba? Kayong bahalang mga mamamayan ang umalam sa qualification ng mga nominees na ito. Ganun nga ang mangyayari noon na kumbachero. At palimbawa sabihin ng Kongreso, hindi amin 'yan, bata namin 'yan, panunumpain namin 'yan. Wala na. Sasabihin ako, sorry, cute and epidemic na tong motion for reconsideration na to. Dahil nanumpa na siya, wala na kaming ganun na lang ba ang mangyayari ngayon sa bayan natin? Pagka po ganun, patakbuhin na natin mga posakal na drug lord dyan, kriminal, at lahat ng klase ng mga lumalabag sa batas. Kasi kung po ito ang pinag-uusapan natin dito, proseso ng batas. Pagka po hindi binago yung ganitong proseso ng batas, baka maging Colombia tayo. Yun po ang malungkot nakakalungkot, na pangyayari. Isipin po nyo, hindi po malabo yun. Yung pong piniliwanag ko sa inyo na hindi po malabong, babasahin ko po sa inyo, mga kababayan, yung pong isang document na ang nag-submit sa COMELEC ay si Attorney Karen Jimeno na abogado ni Congressman Erwin Tulfo. And dito po yung pong dokumento na to, isang dokumento galing sa US Embassy. Ito po mga kababayan. Narito po. Pakinggan po ninyo, mga kababayan. Narito po. Narito po. Narito po. Ito, kumbachero. Kailangan makita mo yan, kumbachero, at pasakay na ng eroplano. Si Colonel Butch Rehensia at siya raw ay papunta ng Leyte. Ayan. Ingat, Colonel Butch. Ito po. October 11, 2022. Ito po ay Manila Philippines Embassy of the United States of America. Ang sinusulatan po nila ay isang tumutugon sa pangalang Eric Sylvester Tulfo. Okay. Andun po yung address. Hindi ko na po babanggitin yung address. Dear Eric Sylvester Dear Tulfo, Eric. The Department of State has revoked U.S. passport number, ganon, issued to you in the name of Eric Sylvester Tulfo. Ito namang Eric na to with an H. Eric. Eric Sylvester Tulfo. On August 6, 2021. Yan po yung binanggit. August 6, in-issue yung pinakahuling US passport. In-issue ng US government noong August 6, 2021. Along with any other valid US passports issued to you pursuant to
And nakalagay daw doon yung reason kung bakit marirevoke. Uh-huh. When it has been determined, uh-huh, nalaman na that the passport was obtained, uh-huh, illegally, uh-huh, fraudulently, ay, sus, Mariusa, or erroneously. Uh-huh. Sabi, nakalagay dito, department records show that you initially executed a U.S. passport application on 1991. Mm-hmm. So, kung bachero, 1991 yung first passport. Oo. Tapos, 10 years thereafter, mag-renew. Nag-re-renew. At ang pinakahuling renewal ay August 6, 2021, kung mm-hmm bachero. Mm-hmm. Eh, kailan lang po na-revoke ito pong passport na to? October 11, 2022. Mm-mm. Eh, kailan po ba yung filing ng Certificate of Candidacy? October 2021. Oh, a year before. Yun before. Lang po yun. Kung meron pong makapagsasabi na gaano ba kahusay na official ng gobyerno si Secretary Tulfo, slash Congressman Tulfo, nakita po natin kung paano siya lumulusob sa... Mm. Ah, nung sekretary siya ng DSWD. Oh, DSWD, pumupunta ho sa baha, lindol, baha, bagyo, pinupuntahan po ang ating mga, wala po tayo dun, okay po yun, talagang taas ang kamay. Sabi nga ni Robin Padilla kay Sharon Cuneta sa maging sino ka man, taas na kamay ko sa iyo eh, sabi niya. Taas ang kamay natin doon, wala tayong masasabi kay Congressman. Kaya lang, mga kababayan, ito po yung documents na galing po mismo sa US Embassy. At ito po, ang nag-submit nito mm-hmm sa Commission on Appointments, kaya siya na, hindi na na-confirm, at sa COMELEC, ay sila mismo. Sila mismo. Sila mismo, mga kababayan. Mm-hmm. E paano ngayon yun? Ano na ba ang gagawin natin sa bayan natin? Kapag ka ba may mga ganitong mga malinaw na disqualification, mga kababayan, mm-hmm, ipupersa pa rin po ba natin? Pwede naman siguro sa 2025. Mm. Kasi sigurado ako, kahit anong takbuhan ni Congressman Tulfo, mananalo to eh. Mm-hmm. Ang dami niyang tagasunod eh. Kahit ano, tumakbong senador si Erwin Tulfo, mananalo yan. Oh. Tumakbo siyang congressman sa isang district, mananalo yan. Mm-hmm. Tumakbo siyang mayor, mananalo yan. Kasi mm-hmm marami siyang taga-suporta. Kaya lang, baka hindi ngayon. Mm-hmm. Gawa nung... may mga question pong legal. Sa requirement. Sa requirement, sa qualification. Para ikaw ay maupo sa ganung pwesto. Yun lang yun. Sasabihin nyo, inggit siguro kayo kay Erwin Tulfo. Eh, ba't naman? happy naman kami sa hindi buhay naman namin. Hindi naman namin hinangad na maging congressman. Oo, hindi namin hinahangad na maging congressman. At saka, hindi po ito, it's not against the Tulfos. Mm. Ang totoo, kahit si Senator Raffy Tulfo, pag may ginawang hindi tama si Senator Raffy Tulfo at hindi tayo pagkakapareho ng paniniwala, pupunayin natin. Mm. Sapagkat siya official lang ng gobyerno. Mm. Hindi po ganun. Wala pong dos por dos versus Tulfo. Wala pong ganun, mga kababae. Wala po. Mm-mm. Ito po, we are discussing this issue because it merits a good discussion kagaya po nung ginagawa natin. Tonye at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos! Dos por dos! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP! Oras! Kapopoy, 7:13 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Reach! Pangunahing balita! Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Ngayon po ay Huwebes, June 1, 2023. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, presyo ng LPG may halos 70 pisong rollback kada 11 kilogram na tangke.
group chat na pinagdalhan ng torture video sa 4 gulang na batang isinilid sa washing machine, pinaiimbestigahan. Special Task Force binuo para tutukan ang kaso ng pinaslaang na radio commentator sa Oriental Mindoro. Tito Vic and Joey, kumalas na sa pamilya Halusos, pamamayagpag ng Eid Bulaga, tinapos na. 8 gulang na batang babae hinihinalang ginahasa muna bago brutal na pinatay sa Lucena City. At 3 ang patay sa karambola ng mga sasakyan sa STX. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang iyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Balita. Detalya ng mga balita sa aming pagbabalik, 7:15. Sinalubong po ng good news ang unang araw ng Hunyo. Simula ngayong araw, may rollback na 6.20 kada kilo ang liquefied petroleum gas ng Petron, Phoenix at Caltex. Katumbas po ito ng 68 pesos and 20 centavos sa bawat 11 kilogram cylinder na tangke. Bukod dito, may rollback din ng Petron at Phoenix sa presyo ng kanilang auto LPG na umaabot ng 3 pesos and 47 centavos bawat litro. Pinaiimbestigahan ng pamilya ng 4 gulang na batang isinilid sa washing machine ang group chat ng suspect at ang mga kasama nito. Ayon kay Jerry Mundero, lolo ng biktimang paslit, ipinadala ng 15 anyos na suspect ang mga video ng torture nito o pag-torture nito sa naturang group chat. Sa katunayan, isa sa mga miyembro umano ng grupo ang lumitaw para ipadala ang screenshot ng pagpatay ng suspect sa sarili nitong pamangkin. Napagalaman ni Montero na totoong nilunod ng suspect ang batang biktima sa washing machine, batay na rin sa mga nakalahad sa group chat. May mga nakuha kami mga ebidensya. May pabuting loob na member po nung cheese nila. Nang group chat? Opo. Kasi yun niya sinesendyo kanyang ginagawang si Jerry Mundero, ang lolo ng biktima. Isang Special Investigation Task Group ang binuo ng Oriental Mindoro Police na tututok sa investigasyon sa pagpatay sa broadcast journalist na si Crescenciano Bundukin kahapon na umaga. Ang 50 anyos na biktima ay isang komentarista at field reporter din ng DWXR 101.7 Kalahi FM MUX Online Radio. May hawak na ang task group ng 2 tao na itinuturing bilang mga person of interest. Ayon kay Police Captain Michelle Ann Selda, PIO ng Oriental Mindoro Police, sinisilip na ng task force ang lahat ng anggulo at motibo sa krimen, kabilang ang personal at trabaho ng biktima bilang reporter at komentarista. End of an era. Ito ang naganap kahapon matapos mapag-alaman sa FB account ng Eid Bulaga sina Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon na kilala rin sa tawag na TVJ. Marami na lungkot sa nangyari ngunit babalik din ang grupo sa bagong programang Dunbar Cards na mapapanood sa DB5. Ayun, yun ang magiging title. Dabar Cards. May balitang inalok ng Tape Incorporated ng pamilya Halusos sina Jose Manalo, Wally Bayola at Paolo Ballesteros na kilala sa tawag na Joapao para manatili sa Eid Bulaga. Ngunit, wala pang tugon dito ang tatlong komedyante. Isang 8 gulang na batang babae ang natagpuan patay sa isang bakanting lote malapit sa Meralco Office sa Barangay Gulang-Gulang, Lucena City. Ang bangkay ay natagpo ang hubot-hubad na kagapos may busal sa bibig at tagtad ng pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan. 8 years old lang po ito, mga kababayan. Hinihinala rin ginahasa muna ang bata bago ito brutal na pinatay. Nabatid na ang biktima ay residente ng Barangay Kalilayan, Ibaba sa Unisan, Quezon at nagtungo lang sa Lucena kasama ang kanyang ama para makipamyesta. Tatlo ang patay habang isang sugatan sa karambola ng 4 na sasakyan sa STX Mabalacat, Pampanga. Sakay ang mga biktima ng nayuping kotse na kasamang sinuwag ng isang pickup truck. Sa initial investigation, sumalpok ang truck sa barrier ng expressway pa northbound at napunta sa southbound lane. Tumawid sa southbound lane kaya bumangga naman ito sa paparating na isa pang truck
isang Toyota sedan at isang bus. Todo tanggi naman ng driver ng pickup na mabilis ang kanyang takbo at ang idinahilan ay malakas daw ang buhos ng ulan. 7:22 ang oras ngayon. Susunod! Tito Boy! Sino itong dating actress na KJ? Tuwing hinihinga ng interview, lagi raw tumatanggi. KJ? Kasi daw ay may sakit siya. Aba. Baka ayaw talaga kayong kausapin. Kayo naman mga... Baka yung mag-i-interview lang ang ayaw niya. Baka naman na ayaw. Sino itong reporter na ayaw kausapin ng dating actress na KJ? yung reporter na inalam. Ang detalye at iba pang mga mainit na balita sa pagbabalik ng... Pakunahing Balita! 7:22 Farming. Nag-farming. Pero ang balita ko, nagsawa na rin sa farming eh. Siyempre, kapag kasanay ka sa araw-araw na may ginagawa, na ibang klase na ginagawa, tulad dito, legislation, hindi ka rin masasanay dun sa bagong buhay mo. Oh, lalo pa siguro, naiinip na siya at hindi na siya makapanood ng Itbulaga. Oo, tama. Kachokaran pa naman si Tito Sen. Si Tito Sen. Sabi ni Erickson Martinez, ang inabutan daw niya ay student canteen. Ah, mas bata ka. Happy, happy birthday kay Mr. Ian Relosio. Ayan, Ian. Happy birthday. At saka si Austin Magsino na administrator ng Marina. Si Austin. Siya pa pumalit? Siya na. Buti pumalit? Na lang, napalitan mo na yung kundyan, yung ano pangalan? Yung Fabia, yung may-ari ng eskwelahan. Yung may-ari na eskwelahan tapos yung mga marino doon dapat mag-training. Kaya pala ang bigat kahit na mabigat sa kalooban ni Austin na umalis ng DZRH. Tinanggap niya na rin yun. Ayusin mo yan. Ayusin mo. Sa Marina. Birthday boy, Austin Magsino. Happy birthday. Happy birthday. Huwag kang pagbutihan mo trabaho, yung pagiging administrator. Hindi man madaling trabaho yan. Happy birthday din kay Bossing Chito Fuentes ng Bohol. Mayong buntag. Happy, happy birthday, Kuya Chito. At andito na, inaabangan na ng mga taga Lucena City. Ay, Kuya Chito Paz, andito na. Kung sino itong actress na panay daw ang excuse kapag merong gusto mag-interview sa kanya. Nako, kung si Caselo Lagmay ang mag-interview ba, papayag na kaya yung actress na yan? Baka pumayag naman. Caselo, abangan mo, baka pumayag sa inyo ito, ha? Diyaka dyan sa mga taga Santa Cruz, Laguna. Sino ito? May konsehal daw dyan na sumuko na dahil merong arrest warrant dahil sa rape. Konsehal ng bayan, may kasong rape. Ha? Mamarino Joseph. At hindi lang once ah. Not once, but twice. Twice. Mm-hmm. Bambihirang pati so Mario Joseph naman na rin. Hindi pala. Thrice. Thrice. Oh, merong bang kaya no bail recommended pala doon sa 3 counts of rape through sexual assault. Oo. Sa isang konsehal diyan sa Santa Cruz, Laguna. Mm-hmm. Mabuti naman at sumuko na. Teka muna, Laguna yan. Laguna. Hindi, nasasakop yan ni General Carlito Gases, yung regional director ng Region 4A. Region 4A. Oo. Mga taga-TV ba natin, nasubaybayan nyo ba yung kinukwento ni Kong Angel Palmones kanina? Ni Kuya Angel? Hindi lang kay Kong Angel, pati sa amin. May mga nagsasabi na mukhang mas close daw to si General sa mga STL operators. Hey General, General, pakikwan mo nga ito, patunayan mo tong hindi ito totoo kasi ang dami pong tumatakbo sa amin dito na kayo daw po nag-courtesy call pa sa mga ito. Mario Sepa. Hindi tama General, hindi naman ganyan yung mga nauna sa inyong naupo diyan sa 4A. Mga matitindi yung mga naupo dyan. Bagamat kilala ang 4A talaga sa ganyan, kung bachero, sa STL, sa mga, kaya nga maraming may gustong mapunta dyan ma-assign dyan. Tapos ka na raw, ano bang pagiging chief PNP pa? Dito lang, ayos na. Ah, ganun? Sabi nung ibang, really? Ganun daw, katindi dyan sa 4A. Lalo na kung, lalo na dyan sa Laguna. Matindi pala. Pero, Ano? Ito, ang courtesy call. Courtesy call pa. Ay sus, hindi maganda tong ganitong klase ng balita. Kung ako sa inyo, General, para patunayan yung hindi kayo close sa mga STL at illegal gambling operators dyan, kung meron man,
eh paguulihin niyo yung mga naguuhubeting diyan. Oh. Yun ang pinakamaganda. At saka yung mga nagpe-perform ng mga hepe ng pulis sa Batangas. Yung performer kong bachero, yun yung pinagtatanggal, yun ang reklamo sa atin. Eh. Ganon? Din pala sinabi kay Kong Angel Palmones. Ha? Kung sino yung performing? Performing, yun ang tinatanggal. So, ibig sabihin, mali yung kanilang ginawa. Ba't yung inoperate yan? Parang ganon, ano? Nako. General Carlito Gases, sir. Medyo. Matagal-tagal pa naman ang retirement. Sana mali itong mga nakakarating sa aming mga report na ito, ha? Oo, alam niyo naman kami, gustong-gusto nating tumulong sa PNP. At ito man lang, pagpapaalala po sa inyo, General. General Carlito Gases, magandang morning! Magandang morning! Andito na! Ang magandang dilag, sino tong magandang dilag na ayaw daw magpa-interview? At laging nagkakasakit pag i-interviewin. Alamin niya natin ang balita mula sa ating showbiz legend na si Mama Morley Aliño. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon. Visayas at Mindanao. Napakaganda naman ang suot mo, Katon G. Paborito kong color yan. Really? Yan. Di ba? Nakakababae. feeling mo girl na girl ka talaga. Pero nakakaloka sa super mega kabaliw itong actress na napapabalitang nagkakaroon sila ng problema ng kanyang jowa na nakatakda ng magpakasal. Pero ang chika nga ay mukhang may problema nga, kaya sa tuwing hihingian ito ng interview ng kanyang mga kaibigan, sa tuwing ito ay tatawagan ay madalas na sinasabi may sipon siya at nilalagnat. Naloloka na yung mga kaibigan niya dahil isang buwan ng mahigit ay may sipon at lagnat pa. Kawawa naman. Nang sabihin ay alibay na lang. Nag-aalibay ay bitibay na lang sila dahil ayaw niyang mapag-usapan yung issue nga na ngayon ay pinag-iisipan ng mga intriguer at intrigera na may problema nga sila ng kanyang magiging jowa. Ang naturang aktres na bida sa ating sino daw? Ano daw? Ay ang dating aktres. Ayan ha. Mm-hmm. Dating aktres ng initial ay letter A. Yan ang ating A. Tapos si jowa niya, letter J. Sila pa rin ba? Ang sabi, nagkakaroon ng problema. Kaya nga umiiwas itong magpa-interview ngayon. Ayun, kaya pala. Hindi kagaya dati na napakabokal niya sa lahat ng makikita niya reporters. Kwento siya ng kwento tungkol sa kanilang relasyon. Pero ngayon, nagkakaroon ng problema. Iwas kumbaga. Yun pala. Kaya pala. Oo. Umiiwas ngayon. Naman natin, siyempre baka naman inaayos pa nila. At baka matuloy pa. Sana nga lang. Yan ang ating DZRH Show Bizarre News. Ito po si Morley Aliño. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Sa sports, winalis ng De La Salle Green Archers ang group phase ng 2023 Phil Oil Eco Oil Pre-Season Cup sa record na 9-0. Ito'y matapos sila makaligtas sa digdigang laro kontra St. Clair Saints 83-74 Season 1. Tabla sa 62-all ang dalawang koponan sa final quarter bago bumira ng walong sunod-sunod ang UAAP team para tuluyang iwan ang kalaban. Sa kabilang sa ibang balita naman, umarangkada na ang 19th Junior at 14th Senior Rhythmic Gymnastics Asian Championship na hino-host ng Pilipinas. Kasalukuyang nasa ikapitong pwesto ng individual all-round qualifiers ang pambato ng Pilipinas na si Brianna Labadan. Magpapatuloy ang palaro sa Ninoy Aquino Stadium hanggang Hunyo 3. Anthony Taberna at Jerry Baja, DZRH, pangunahing balita.7:37 na ang oras ngayon. Tuloy tayo sa mga balita. Wala daw pong personalan. Ito ang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez kasunod ng muling pagpapataw ng 60 araw na suspensyon kay Congressman Arnulfo Teves ng Negros Oriental. Gayet ni Romualdez, ginagawa lamang ng Kongreso ang sinumpaan tungkulin at pangako sa bayan. Hindi rin umano papayagan ng liderato ng Kamara na sirain ng sinuman ang integridad ng Kongreso. Nothing less. Let this be a reminder to all of us. Hindi natin papayagan na sirain ninuman ang integridad ng Kongreso. Walang personalan dito.
ginago lang natin ang sinumpan nating tungkulin at pangako sa sambayanan. Ang tinig ni House Speaker Martin Romualdez. Samantala, iniakyat na sa unbanked ng Commission on Elections ang disqualification case laban kay dating DSWD Secretary Erwin Tulfo. Ito ay sa kabila ng pumabor o sinabi ng Second Division na walang jurisdiction ang COMELEC sa kaso. Samantala ay maaari naman daw pong gampanan na ni Secretary Erwin Tulfo ang kanyang bagong papel bilang kinatawan ng party list sa Kongreso. Ito ay kahit nakapending pa nga sa COMELEC unbanked ang motion for reconsideration kaugnay sa kinakaharap niyang disqualification case. Ayon kay COMELEC spokesman Attorney Rex Laudianco, walang kapangyarihan ang poll body na panghimasukan ng Kongreso na payagan ng pag-upo ng dating DSWD Secretary bilang Substitute Representative. Sa ibang balita, nadagdagan pa ng 5 ang suspect witness na umatras o bumaligtad sa kaso ng pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Iisa ang sigaw sa recantation statement ni na Winrich Storis, Eulogia Gonyon Jr., Jan Louis Gonyon, Joric Labrador at Benji Rodriguez na sila'y tinorture at pinwersa lang daw po para idiin si Congressman Arnie Teves sa pagpatay kay Digamo. Dahil dito maabot na sa 10 ang suspect na umatras habang ang 11 suspect na si Marvin Miranda na itinuturing na isa sa mastermind ng krimen ay hindi kailanman nagbigay ng testimonya hinggil sa naging papel nito sa pagpatay kay Governor Digamo. Pabor ang Teachers Dignity Coalition na higpitan pa ang pamantayan sa pagpasa ng mga mag-aaral sa public school system sa bansa. Sinabi ni Benjo Basas, pangulo ng grupo, na bagamat masakit sa mga guro na magbagsak ng estudyante, kailangan gawin ito upang mapataas ang kalidad ng edukasyon. Ayon kay Basas, may mga pagkakataon na dapat isang tabi ng mga teacher ang pagbibigay ng konsiderasyon sa mga mag-aaral na nabigong ipasa ang mga subjects sa kanilang klase. Kung gusto po talaga natin, no, na mataas yung level ng competency ng mga bata, no, at gusto natin ng kalidad na edukasyon, talaga huwag natin ipasa kapag hindi talaga pa pwedeng pumasa. Mm-hmm. So, siyempre masakit din yan, no, sa mga teacher natin, pero dapat na meron po talagang enough, no, na tulong na maibibigay tayo dun na sa bata. Si Ka Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. Pangunahing balita sa kalusugan. Ibinahagi noon ng Irish actor at sikat na sa blockbuster movies na Saving Mr. Banks at Fright Night ang pagkakaroon ng kanyang anak ng Angelman Syndrome. Orihinal na na-diagnose ang 7 taong gulang niyang anak noon sa cerebral palsy ngunit sa muling pagsalang sa pagsusuri ay kumpirmadong Angelman Syndrome ang kondisyon nito. Ayon sa National Institute of Health ng US, isa itong genetic disorder na nakakaapekto sa nervous system at nagdudulot ng delayed development, problema sa pagsasalita at balance, intellectual disability at minsan ay seizures. Ang mga taong merong Angelman Syndrome ay madalas nakangiti at tumawa, madalas masaya at may excitable personalities. Sa ibayong dagat, pumalpak ang spy satellite launch ng North Korea matapos na ito ay bumagsak sa karagatan. Kagad dinami ng North Korea ang nangyari at nangakong pag-aaralan at susuriin kung anong mga pagkakamali sa rocket launch. Nananatili umanong determinado si North Korean leader Kim Jong-un na palawakin ang arsenal weapons. Ayon sa South Korean military, natagpuan ang hinihinalang mga bahagi o debris ng rocket 200 kilometro ang layo sa Yeochongdo Island. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Ba. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP! On us! Kapo po'y, 43 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Abangan po ninyo, makakausap natin Senator
Mark Villar. Katonye at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos! Dos por dos! Kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, Dos por dos! Dos por dos! Kausapin natin. Mm-hmm. Mission Impossible ba ito? Hindi, hindi naman. Kasi naipasan na nila eh. Akala natin Mission Impossible pero naging possible. Yun. Nang makalusot sa Senado, actually sa both houses of Congress, ang Maharlika Investment Fund Bill. Mm-hmm. Nasa linya natin via... Oh, live pala natin, makakausap natin. Mm-hmm. Si Senator Mark Villar. Senator Mark, magandang morning! Si Katunying po, saka si Ka-Jerry. Morning, Senator. Morning at Ka-Jerry. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Ang tindi nung pagdepensa nyo dun sa Maharlika Investment Fund Bill. Ah. Mukhang nasubok ang stamina nyo dun, Senator Mark. medyo umabot. Umabot ng siguro mga 11 hours ata yung amendments. Oo. Mm. Ano to? First time nyo bang na-experience bilang isang legislator, naging congressman kayo dati at ngayon ay senador, ang ganitong klase po na... Ito parang cross-examination to sa coming from all directions eh. Opo, medyo mahaba yung debate. Pero maganda naman dahil ganyan talaga sa demokrasya. At least lahat ng mga concerns ng ating mga... senators ay na-discuss at malaki at least na na-improve din yung bills, at least na-address din yung mga concerns nila. Ayun, yun ang kainaman ng ano eh, ng hindi kumikilos ang mga mambabatas natin na parang sindikato, parang mafia. Yes, kailangan lalabas sa ganyang mga balitaktakan, lalabas ang kumbaga yung mas magandang produkto ano, Senator Mark, tulad ng nangyari sa inyo, 11 hours. Pero nung una, Senator Mark, may mga pagtutol dyan. Tapos nung magbutuhan ay 19 ang pumabor. Ano sa tingin nyo yung mga naging dahilan para yung ibang mga dating tumututol? Hardliner, ha? Hardliner ang pagtutol dati. Bumoto na ng yes, Senator Mark. Kaya naging mahaba yung debate at yung amendments. Siyempre, na brought up nila yung mga... concerns nila, isa yung mga yung pag-invest ng ating mga pension funds. So sa bagong sa bagong verse, pinaka latest na verse or yung bill na pinasa, prohibited na po ang ating mga pension funds na mag-invest sa Maharlika Fund. Mm-hmm. So yun ang main reason ng pagbabago ng posisyon ng iba, Senator Mark. Siguro sa tingin ko isa sa mga dahilan kung naging pabor yung ibang senador. Siyempre, I cannot speak for the senators, but of course, sa tingin ko lang. Opo. Okay, ito dahil yan ay naging napag-uusapan, mga kababayan natin naman hindi masyadong, tulad namin, hindi rin kami masyadong maalam sa mga ganyang mga investment na ganyan. Paano ba mangyayari yan? Ang alam lang natin, ang investment may risk. Mayroon ba tayong safeguards, sapat na safeguards para medyo maprotektahan naman ang pera ng bayan? Opo, lahat mo ng investments may konting risk kahit saving, kahit account sa banko, syempre may konting risk. Ang importante lang dito, ma-minimize at ma-maximize natin yung income. Mm-hmm. So sa Maharlika Bill, marami po tayong mga safeguards. Una, ang meron po tayong board of directors. And itong board of directors ay ma-advise ang isang advisory body. Mm-hmm. At ang mga miyembro ng advisory body ay ang treasurer, yung NEDA at yung DBM. At meron din pong internal auditor, meron din pong external auditor. At machi-check po sila ng COA. At magkakaroon din ng
oversight ang Senate at Congress. Mm-hmm. At may isa pang safeguard yung internal audit team, risk assessment team. May risk assessment unit sa loob ng Maharlika. So, mm-hmm, marami talagang safeguards at sa tingin ko talagang bantay sarado ang pondo ng pondo sa MIF. Maraming safeguards, pero may accountability po ba yung mga magpapatakbo niyan? Halimbawa, ay pumalpak, sino nga hahabulin ng tao? Siyempre, pag may mga existing laws at gumawa pa kami ng additional penalties pag nagkaroon ng malversation. Pero siyempre, pagdating sa investing, hindi naman always lahat ng investments ay ikita. May risk na. Kaya pumipili tayo ng maraming investments para ma-minimize din yung risk. May strategy naman yan. At ang kukunin natin na mga investors ay yung mga magagaling at yung mga marunong sa ganung bagay. Ganun talaga sa investing, hindi naman lahat. Pero importante lang, mayroon kang pool of investments at minsan may mga lugi minsan, pero meron din kikita. So pag kinumpute mo, overall, maganda yung returns. Hindi po, yung po bang pag-prohibit o pagbabawal sa mga katulad ng GSIS, SSS at iba pang mga pinaglalagakan ng pera ng ating mga kababayan na sumali dito sa MIF, hindi po ba makapilay o makakahandicap dun po sa objective nitong MIF bill, Senator? Kasi makakakuha naman tayo ng investment sa abroad. Uh-huh. So, okay. Tapos sa tingin ko, okay din naman. At naiintindihan ko naman na medyo may konting discomfort. Baka magkaroon ng konting discomfort dahil bago pa lang yung Maharlika Investment Fund. At siguro very protective ang ating or very concerned ating mga kababayan sa paggamit ng pension fund. Naiintindihan ko naman. So, pero anyway, may investment naman ang government sa Maharlika at syempre, pwede naman mag-invest yung mga private institutions, pwede rin mag-invest yung mga institutions abroad. So, sa tingin ko naman, magkakaroon ng sapat na pondo. Sapat na kapital ang Maharlika investment. Buti sinabi niyo yun kasi nag-uusap kami ni Jerry kahapon eh. Kung pwede bang ang mga private individuals, Secretary Mark, bumakas dyan, mag-invest. Kasi meron ho kami ditong, magkano ba na nasa iyo dyan? May 500 ako, binigyan ako ni Rochelle ng 500. So, pwede pala ang private sector, Secretary Mark. Senator. Pwede naman at pag na-constitute na yung Maharlika, pwede silang gumawa ng mga instrumento, mga paraan para mag-invest ng ating mga kababayan sa Maharlika. Mm-hmm. Kung ako, kung may opportunity, kung may pagkakataon ako mag-i-invest dahil kung titidan mo yung position ng board at yung mga protection, lalakas ang loob mo eh. Maganda maging resulta ng Maharlika at magandang investment. Mga ilang percent ba? Ilang percent po ba yan? May minimum investment po ba dyan? Pwede po ba mga 100,000 pesos lang? Pwede naman siguro gumawa ng grupo. Halimbawa lang, pwede naman gumawa ng pondo tapos open naman siya or pwede sila mag-issue ng mga tinatawag po nilang mga bonds. Ayun, pwede talaga. Kasi papasok dyan, ano? Marami pong paraan. Opo. Okay. Senator, maraming salamat po at congratulations po sa inyo pong pagpupuyat. Thank you. Maraming salamat po. Opo. Magandang umaga po. Si Senator Mark Villar, ang defender. Ayan. Conche, siya tumayo doon kung bachero. Para bang... Antindi. Para siyang si 300 ba yun? Si Leonidas. Si Leonidas. Lahat ng sumalo nga sa kanya. Kalaban ng mga Persians. Mga Persians. Sa sino ba? Pero ang nangyari pala dyan, dalawa na yung bumoto o nagpalista ng pagtutol. Humabol pala. Si Senator Coco Pimentel pala, hindi bumoto ng yes. Hindi. Umala na siya nung magbutuhan. Umuwi na. Kaya akala ho ng marami, Senator Coco, kakukontra nyo, bumoto rin kayo ng yes. Dahil umalis pala kayo. Umalis pala kayo eh. Kaya nung huli, ipinalista na lang niya na siya ay no. So dalawa sila. Kasi baka narinig tayo. 7:55 ng umaga, sandali po lamang. 4-H!
kayo, maaraw na ha. Baka pwede na kayong tumingin-tingin sa bubong nyo at baka malutong na. Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherry Loom, pre-painted ka na! Ay, tayo na! Nache! Dahil malakas ang kagong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo atin sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Noche, where are you? Magandang morning! Magandang morning! Malakas na nga, pabibigay na nga 1,000 pesos na nga DZRH sa mga tukit nating nakikinig sa DZRH at nanonood sa DZRH on air and online. Dito sa may sa Bernabe, sa Bisisyon, na Garayay Avenue, Barangay San Judicio, sa Paranaque City. At huling-huli, pero walang kulong itong Tatay Lani Sulete. At dahil nakikinig at nanonood sa DCRE. Yan ah. So yan, yeah, ano po yung pinakikinggan at pinapanood po ninyo? DCRE, gusto mo, diri ka sa niyan. Yun. At dahil malakas kang nakatutok sa programa ni Kajeri sa Tuning sa 2x2, meron siya kagad na 1,000 pesos! Yan, ano ang sabi mo? Dagan, salamat, Kajeri sa Tuning. At hindi lang yan, meron ka pang grocery items! Ayan! Yun. At dahil, so ano pang hinihintay niyo, tutok na sa DZRH. Ang DZRH sa Malakas sa Kalsada promo ay hatid ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ako naman, DZRH27, na sika kasutuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Hey! Yuhuu! Congratulations, tatay! Ano? Damdaming bayan eh. Bye! Happy weekend! Woo!